Hindi may kakaila na si Isaac Go ang isa sa mga pinakabinabatikos sa PBA ngayon. Alam natin na ang dahilan ng biglang pagdami ng bashers niya ay dahil hindi niya naabot ang inaasahan ng marami, wala siyang masyadong ambag. Inaasahan na makapagbibigay siya ng hindi bababa sa 15 points bawat laro o kaya'y makapag-double-double. Kahit hindi siya kasing galing ni Stan Hardinger, umasa ang mga fans na kahit papaano ay mapapalitan niya ang kontribusyon ni si Stan. Ngunit hindi naabot ni Isaac Go ang kahit isang inaasahan sa kanya, bukod kasi sa mababa ang contribution niya sa team, siya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang mga kakampi niya kapag nasa court siya. Mas lalo pang nagpapahirap ang sitwasyon ngayon, dahil kahit pinipilit siyang bigyan ng kumpiyansa ni coach team at ng mga kakampi niya, hindi pa rin lumalabas ang tunay na potensyal niya, at hindi pa rin umuusad ang kanyang laro. May mga reports din na nagsasabi na malapit ng pakawalan ng Hinebra si Isaac Go, lalo na kung hindi pa rin gaganda ang laro niya sa mga susunod na laban nila, mukhang hindi na kasi umaasenso ang performance niya at hirap na hirap siya kada game. Ayon din sa mga balita, hindi na priority ng Hinebra ang posisyon ng big man at point guard dahil nasa kondisyon na si Aguilar. At sobrang mahusay din ang kanilang mga facilitator ngayon tulad ni na Scottie Thompson at RJ Abarrientos. Ang kailangan nga daw nila ay consistent scorer at shooter. Samantala, may mga ulat na sinasabing kasalukuyan daw nagkakaroon ng pag-uusap sa pagitan ni Mikey Williams, TNT Tropang Giga at Barangay Hinebra. Interesado ang Gene na makuha ang star player ng TNT. Dahil nakikita nila itong solusyon para mas maging deadly sila. Ang mas nakakagulat pa dito, malaking posibilidad daw talaga na pumayag ang TNT sa trade offer ng Hinebra, lalo na't kailangan daw talaga nila ng isang big man ngayon, yan ay dahil hindi pa tukoy kung kailan babalik ang kanilang big man na si Brandon Ganueles Rosser. Sinasabi na kung mabibigyan ng mas mahabang playing time si Go, mas makikita talaga ang tunay niyang laro. Sa Hinebra kasi ay bihira siyang gamitin kaya bumababa ang kumpiyansa niya, bukod pa dito ay mas magaan daw ang pressure sa TNT kumpara sa Hinebra. Sa totoo lang, mataas talaga ang expectations kapag naglalaro ka sa Hinebra, mataas din ang pressure kaya mas babagay nga raw kay Go ang style ng TNT, lalo na dahil nakatutok sila sa 3-point shooting, kaya naman mukhang sa mga susunod na araw, aprobado na ang trade na ito. Thank you for watching, ikomento mo naman ang saloobin mo tungkol dito, please subscribe na rin sa aking YouTube channel, bilang pagpapakita ng suporta sa akin, maraming salamat sa panonood nyo.